Hello, mga magandang araw sa inyo mga B. Ito na naman tayo sa pangalawang vlog ko this 2023. So ayun na nga, napagdesisyonan ko na magpa-pedicure na kasi yung paa ko parang paano nang magsasaka. So yung huli kong pa-pedicure, natatandaan ko, treat pa sa akin ng kapatid ko nung bago magpasko. So biruin mo kung gaano katagal na. Ako kasi hindi ako masyadong pala bisita sa mga salon kapag lalo na sa pedicure, manicure kapag talagang hindi pa naman sumasakit yung aking kapag sa tingin ko wala pang ingrown or wala pang mga dry skin. Nakakapanghinayang naman kasi kung lagi na lang palinis ng palinis tapos okay pa naman. So ayun, makapal na nga yung ingrown and then yung dry skin kaya nagpalinis na ako. Dito lang ako pumunta sa medyo malapit sa amin kasi umuulan pa. So, ito na nga si ate. Ilang beses na rin nakapaglinis sa akin to si ate and satisfied naman ako sa kanyang trabaho. Kaya, pagkatapos ng trabaho niya, pinibigyan ko din naman siya ng tip. So, ayan, binabad niya muna sa cuticle remover, yung aking hinlalaki ba yan ang tawag dyan sa paa, hinlalaki din. So binabad niya muna at uunahin niya yung mga maliliit na daliri. So pasensya na kayo mga B kasi hindi talaga kagandahan yung aking paa. So nagmana pa to sa paa ng aking lola. So yun ay kaya madalas hindi ko talaga to pinapakita kasi maliliit and then parang luya, no? So yun na nga, anyway, ayun na, nag-start na si ate sa paglilinis. Wala namang masyadong dumi na kinukudkod dyan sa kuko ko. It's just happened that yung ano lang talaga, yung ingrown lang talaga and dry skin ang problema sa paa ko. Pero yung dumi wala. So ayun. So, kinukuskus na ni ate. Actually, konti lang naman yung customer sa parlor na yan kasi maulan. And swerte ko nga dahil hindi na ako naghintay pa ng matagal. Madalas kasi kapag magpapalinis ako, mga pang-apat akong customer. So, kailangan ko pang maghintay ng matagal. So, ngayon, madali lang. Madali lang yung paglinis sa akin. So, ayun. Medyo magaan naman ang kamay ni ate, kaya okay naman siya sa akin. Nakapailang palinis na rin ako dito sa kanya. At habang nagpapalinis ako, oh, mas maganda yung parlor nila kasi merong TV. So, yun yung hindi nakaka-board kasi meron ka napapanood dyan. And at the same time, maganda rin naman yung palabas. Pinapanood ko yon. Kaya, okay. So, ayan. Medyo alam nyo mga binangingilo ako dun sa ginagamit na yon na yung parang pang ano ng kuko. So, ayan. Kinukutkot na yung aking ingrown. Ayan, sa pakiramdam ko niyan, talagang makati na masakit. So, okay siya na kinukutkot kasi the more na kinukutkot, nawawala yung, although masakit, pero nawawala yung kate. And then kapag nakikita ko na nakukuha talaga ng maayos, talagang ang sarap sa pakiramdam. O, ayan, medyo sabi nga ni ate, akala niya daw walang dry skin. Nung tiningnan niya, yun pala, punong-puno daw pala ng laman. Sabi kasi, kapag lagi daw may dry skin, madalas palaging basa ang paa. Kaya kumakapal ang dry skin. Siguro kasi mayat mayal ako naguhugas ng paa. And then pag naglalaba ako, talagang nagbababad ako ng paa ko sa tubig. Kasi parang paninis ko na rin sa aking kuko, kinukuskus ko. Pero isa pala sa dahilan kung bakit nakakapal ng dry skin ay yung palaging basa ang paa. Pero buti naman, nakukuha talaga ni ate ng maayos kasi actually talent naman talaga to ng mga ano, ng mga pedicurista, no? Yung talaga nakuha nila kasi doon sa isang parlor hindi ko talaga gusto yung isa doon na naglilinis sa akin. Meron doon tagalinis sa parlor na yon na madalas pag pumunta ako siya talaga ang natatapat sa akin. So hindi ko siya, hindi siya naman, ayaw kong sabihin na kung pwede sa iba na lang ako magpalinis kasi ayaw ko namang ma-offend.
So, para lang maiwasan ko yon, yung manicurist lang yun, yung hindi na lang ako dun bumibisita. Kasi, kinakat niya yung ingrown tsaka yung dry skin. Hindi niya talaga kinakot-kot. So, useless din naman. Tapos, namamaga. Minsan, namamaga pa kapag hindi talaga nakuha lahat. Diba? So, ang gusto ko, kahit masakit, talagang nakukuha yung dapat dyan na kutkutin. Kasi yun naman talaga ang purpose kung bakit nagpapalinis. Actually, yung parlor na yun, sikat yun. Satisfied ako doon sa ibang mga naglilinis sa akin. Kaso yun nga, madalas siya talaga natatapat sa akin. Kasi may mga customer nang hinahawakan yung mga humahawak, yung mga gusto ko doon na naglilinis. Kaya, yun na lang, sabi ko, baka mamaya, yun na naman ang mapatapat sa akin. So, kaya hindi na lang ako pumupunta doon. One time, nung nilibre ako doon ng kapatid ko, siya yung natapat sa kapatid ko. So, sabi ko sa kanya, binulungan ko siya, uy, ayan yung ayaw kong naglilinis sa akin. Tapos sabi niya, talaga ba? Tapos yun nga, after niyang malinisan, nagreklamo siya. Sabi, ano ba to? Ganito yung ginawa niya sa akin. Sabi ko sa'yo, diba? So, ayan, pinapili niya ako ng nail polish. Ang gusto ko kasi yung mga simple lang, yung mga nude color. So, parang wala silang bago. Parang mga gamit na yung mga nail polish nilang ganun. Parang nagda-dry na sa bote. Sa ano. Kahit ayoko ng red, okay, try naman ang iba. Trinay ko din naman yung red. So, ayan, balik tayo dun sa kabilang paa. So, yun naman ang after ng malagi ng nail polish, yung nauna, doon naman sa isa, nilinis naman. So, ito, mas marami talaga tong dry skin at ingrown. Talagang, ayan o, talagang pinipilipit niya. Pero, the more na kinukot-kot ni ate, the more na parang masakit na masarap. Kasi, yung kati doon na dahil doon sa ingrown, natatanggal. Ayan. Sabi niya sa akin, ang laki naman nito. Yan sabi ko, magaling talaga to maglinis kasi natatanggal niya. Ayan. Sa totoo lang, talagang masakit na yan sa pakiramdam. Pero sa tagal na rin ang pagpapalinis, nasasanay na rin naman. So, ayan, pareho na siyang may nail polish na red. Red na red talaga siya. And then, mura lang naman ang bayad dyan. Pero kailangan ko mag-tip kay ate kasi, diba, kapag magandang gawa. So, ayan na. Ta-da!